So, hi guys! Welcome back to another video. So, it's been a while nung nag-upload tayo ng mga video natin. And dahil busy nga tayo, hindi natin maharap mag-upload ng mga video. So, today, samahan nyo ako mag-install tayo nitong ating JBL na Stage 2 604C sa ating Suzuki Swift ng 2019. So, ito kung mapapansin nyo, bagong-bago. Ito yung component type na JBL. Yan. And yung isa pa na Stage 2 rin na 634. Ito naman, Coke Shell naman to na version. So, ito yung panglikod natin. Yung isa naman is yung para dun sa harapan. Yan. So, recently kasi, in-open ko yung panel ng door ko. Kasi may nalaglag doon sa may loob. And accidentally, nakita ko yung speaker ko. Yan. Sobrang sira na pala siya. So, yung SIP ko kasi is around, ano na to, magpa 5 years na to next year. So, almost 4 and a half years na. So, yan. Lagi siya nauulangan. Kaya, yung ito, yung speaker niya, yan, almost rusted na and destroyed na halos. Hindi siya gumagana, actually. Tapos yung isa ganun din, both sides sa rear. Yung sa harapan, gumagana pa rin naman. Pero maliit kasi yung magnet, no? So, I decided to replace both front. Yan. Yan, so kung papansin nyo, talagang nauulanan siya. Kaya talagang sira na, nasira na, tatuluyan ng masira yung speaker natin. Yan. So, siguro, ito una natin i-install. Itong likod, yung 634. Since madali lang yung wiring nito. And wala siyang tweeter. So, para malaman mo rin na original, ayan, may nakalagay dito na parang, yan. Yun lang, hindi maganda yung pagkaka-packaging niya. Since talagang nakabox lang siya, wala siyang mga bubble wrap. Kaya parang na-deform din yung ano. So, hindi naman siguro affected yung loob. Hindi pa nabubuksan. Ito, yan. So, same lang sila. Ito naman yung component. Nga pala, yung stock head unit natin, yung SIP natin is yun ang gagamitin natin. Wala tayong i-coconnect or i-convert or ilalagay ng mga amplifier or equalizer. So, as in stock lang siya. Yun. So, tingnan natin kung maganda nga yung output pagkakinabit na natin ito dun sa ating Suzuki SIP. Let's go! Medyo curious lang ako. Gusto kong i-open itong isa bago natin ikabit. Baka mamaya kasi wala na naman. So, open muna natin. So, makikita natin kung ano lang. Alright. So, let's open it up. Alright. Yun, natanggal na natin. So, yan. Ito yung pinaka-speaker natin. Yun. So, ito yung pinaka-JBL natin. Ganda. Ganda ng design. So, ang kinis. So, ito yung pinaka-magnet niya. Papansin nyo, guys. So, yun. Medyo kinabahan ako kasi takala ko. Hindi ko nakikita. Wala siyang kasamang logo. So, ito may mga mounting plates siya dito. And ito rin yung logo niya. Akala ko wala siyang kasama. So, ito may mga tornillo siyang kasama dito. I'm not sure kung magagamit natin siya since may nakakabit naman ng mga tornillo dito sa likuran. So, install na natin, guys. Yan, so ito yung logo niya. Iba yung quality kaysa doon sa nabibili sa Shopee na logo lang. Ito talagang logo na ano, maganda yung quality niya. Yan, so inabot tayo ng gabi. Buti malakas yung ilaw natin. Ito naman, kakabit natin yung sa harapan. So, ito yung kasama niya. And ito, kukunik mo sa speaker. So, hindi ko na i-detect entirely kung paano kinakabit since may instruction naman. Kukunik mo siya dito sa speaker. And after that, kukunik mo sa tweeter. Ito yung tweeter natin. Maganda lang doon sa tweeter natin is pwede mo siyang i-attach doon sa side. Nakatornilyo lang. Or pwede mo siyang ibutas. So, ito, flexible siya. Pwede mo siyang ibutas doon. Ayan, nakalubog. And pwede rin yung para naka-angle lang. Ida-double-sided tape mo lang siya doon sa side. Para hindi ka na magbubutas or kunyari, walang abang yung sasakyan mo. In my case,
wala siyang abang, so baka ibutas ko na lang siya. So since ito naman yung parang pinaka design niya na nakalubog siya dun sa panel natin, or yun dun sa may ano natin, sa may A pillar, so baka ilubog ko na lang tong tweeter natin na to. Ayan. So iwa-wiring muna natin para maganda yung pagkaka-wiring. Yung malagyan nito, and dito ko na lang siya nilagay kasi dito yung pinaka part na kasyang-kasya siya. Nasuwat ko naman na siya, okay na siya. Ina-wiring na natin siya. Nikabit na natin yung speaker natin dito. Umorder na rin ako nung panlagay dito na spacer. Saka yung parang foam dito para yung tunog niya is mas okay na okay. Ito yung speaker niya na dati. Masyadong maliit. So nakalagay dito is 25 watts lang siya and 4 ohm. So ito lang siya, napakaliit nung magnet niya. Tweeter, hindi ko pa nakakabit since kailangan ko natin siya ibutas dito sa may A pillar. So bubutas natin siya dito para makabit ko. Kasi hindi ko gusto yung parang nakadikit lang doon or nakamount lang. Kasi baka pagka nag-vibrate or umandar, baka matanggal lang yung double-sided tape. Eh, ayoko naman ibutas ng screw doon sa mga panel. Yan, so kung mapapansin nyo, ito yung stock natin, yung sa sweep. Kung compare mo, as in, sobrang liit talaga niya. Halos yun, halos kalahati lang siya ng size. Yun, so yung pinaka-hardest decision na gagawin ko is yung, ayan, bubutas tayo ng panel. So ayoko sanang butasin since wala nang ano, yung balikan pag nabutas na natin. So yun kasi mas bagay, parang OEM look siya. Nagganap kasi ako ng ganito sa online, wala akong mabili. So yun, decide na lang ako siguro butasin na lang ito. Nabutas na nga natin yung panel natin. And next na gagawin ko naman is i-grain ko naman yung yan para makinis. Yan. So mapapansin nyo may natira pa na ano, konti para allowance natin for cutting. Grinder na natin siya. So may tape siya para hindi magasgasan yung side. Alright. So successfully nabutas sa atin yung panel. And yan. Sinukat ko na rin yung yung hole. Ayan, saktong-sakto. And saktong-sakto dito yung ating kinabit. Alright. Okay. Yan, so hindi tayo gumamit ng electrical tape. Ginamit natin puro heatsink tube. So, ito yung last na pair na kakabit na natin. Yung tweeter na kinabit natin doon sa panel. Ang papansin nyo, lapat na lapat yan. Parang OEM. Ang ganang butas. Yan, so ito na yung pinaka last part na kakabit natin. And we're done! So yan, partial testing muna tayo. Tapos na tayo magkabit. So partial testing muna tayo. Yan, medyo makalat pa. Alright. So it's been a month after ko install tong ating JBL na speaker. Ito yung mga nagustuhan ko and ayaw ko sa speaker na to. Unang-una, dun tayo sa pros. So ano nga ba yung mga nagustuhan ko? Nagustuhan ko siya dahil meron siyang tweeter, which is nasi-separate niya yung matining na sounds dun sa bassy sound. So yun yung advantage niya. Kung mapapansin nyo, mas buo yung tunog dahil parang yung mga boses na matitining is na filter niya. So yun yung nagustuhan ko, mas maganda yung tunog, buo yung tunog, and talagang nagse-separate or makikita mo parang yung parang live yung tunog niya. Bukod doon, previously kasi doon sa stock speaker ko is hindi ko siya nasasagad yung volume. So dito, kahit pa paano nasasagad ko yung volume nung ano ko nung stereo ko. So kung dati maabot lang siguro ng half or 3/4, ngayon umaabot na siya almost full power na, or nasasagad ko na yung volume na ganun. Yun, maganda naman yung tunog niya, matining. I mean, buo yung tunog niya pag nagsasalita or yung vocal. Settings din ng kung naka-Spotify kayo or naka-Apple Music. Mas maganda rin yung tunog nyo kung naka-high quality kayo na playback.
And doon masaset nyo rin din naman doon yung ano, yung settings nyo, kung gaano kaganda, kung bassy ba or vocal or treble. And yun doon. After that, may mga na hindi rin ako nagustuhan dito sa JBL speaker na to. Unang-una nung kinabit ko to, siguro mga ilang weeks din, syempre masanay ako dun sa stock na speaker ko na okay naman yung tunog, although hindi kasi siya nalalaksan ng sobra. Compared dito sa JBL, ito kasi yung JBL, maganda siya pero kailangan mo pa rin i-modified yung mga yung kinikakabitan ng speaker or yung mount natin. Like nga nung minodified ko is yung mount niya. So sa harapan kailangan mo siya ng spacer, although pwede pa rin naman siya connect nang direkta do sa ano, ibubutas mo lang, but kailangan mo pa rin ng spacer para yung bass, kasi sa harapan may mid range to eh, so kailangan niya ng space para magbounce yung sounds do sa door, or mas malaki dapat yung space niya, and nakalubog kasi ng konting speaker, so kailangan niyang iangat ng konti. Then after doon, hindi ko lang nagustuhan doon is yung sa unang kabit ko, hindi ko lang nagustuhan yung yung tunog niya is parang mapangit. So kung wala kang gagawin, i-install mo lang siya na wala kang i-modify something, pangit yung tunog niya. Hindi siya yung okay na, although okay yung tunog, pero mas dati mas okay yung stock eh, kung i-compare ko doon sa JBL before ko siya i-modify. So hindi ako satisfied sa tunog niya. Pero naman ako bumili, nag-check ako review, pero kailangan mo talaga siya ng lagyan ng subwoofer para yung bass niya is lumabas. Since kinawa ko, minodified ko, bumili ako ng sound deadening na foam. Dinagit ko doon sa loob ng door and yung sa gilid ng speaker, loob ng door na ganun. Nilagyan ko siya ng mga foam para yung bounce ng sounds is mas maganda. So nung nilagyan ko lahat ng ganun, after a month nga, yun, napansin ko din na nagkaroon ng improvement. So malaki improvement, at least siguro mga kung sa akin siguro 15 to 20 or 25% nag-improve yung sound. So gumanda yung bass, mas gumanda yung tunog, mas parang nasa loob ka ng isang talagang sound ganun, sound room. Kasi maganda yung tunog niya. So kung ikakabit mo siya ng parang ordinary lang na plug and play lang, okay naman, pero hindi siya din hindi mo mamamaximize yung tunog. So better to make some modification like that. Inalagay mo siya ng foam sa loob, lalagyan mo ng sound deadening yung mga pinto para mas gumanda yung tunog niya. Mas yun nga, yung pinto mo hindi nagpa-vibrate. So nagki-create siya ng mas kulub na tunog sa loob ng sasakyan. One month of use, talagang naging improve naman ito after ko lagyan ng foam yung ating JBL. So mas maganda yung tunog, hindi ko na kailangan bumili ng underseat as a booper. Since almost 1/2 or 1/4 lang naman yung volume na ginagamit ko dito sa sasakyan na to. So napakalaking improvement. Kailangan nyo lang talaga siya i-modify. Yun nga lang, sa sobrang lakas nung bass, yun. So yung laman ng loob ng sasakyan, nagba-vibrate na rin sa sobrang lakas niya. Madali lang naman ikabit actually. Sobrang dali lang ikabit. Kung gusto nyo mag-DIY, pwedeng nyo i-DIY. Susundan nyo lang yung may Google naman. Kung hindi nyo kabisado yung mga kulay ng wire, pwede nyo i-search sa Google. Tapos i-cross-checking nyo pa rin, kasi baka mamaya yung na-check nyo na picture or link is mali sa ibang sasakyan, iba yung kulay sa ibang sasakyan. So i-cross-checking nyo lang. So kung may natutunan kayo sa ating video kung paano mag-install ang ating JBL speaker, and I hope na magkita-kita pa tayo sa susunod. Mag-comment lang kayo kung may katanungan kayo, kung sasagutin ko yan pagka nakita ko or nabasa ko or may time ako. So maraming salamat guys, salamat sa panonood. See you next time.